Ngayon, ikinababahala ba nila na kung susundin nila ang saligang batas ay pananaguti sila. Di ba? Alam niyo na eh, yun ang immediate na iniisip niyan eh. Pero hanggang kailan ninyo matatakasan yan? Kung kayo man eh, meron dapat panagutan. Hanggang kailan nyo magagawa yan? Hindi habang panahon. Unang-una, ito, tignan ninyo. Ha? Ang bansa natin, meron tayong konstitusyon at ang ating sistema ay demokrasya dito sa bansa. Demokrasyang binababoy, mga kaibigan. Alalahan ninyo, si Presidente Duterte ay sinampahan ng reklamo sa International Criminal Court. Ano ibig sabihin nun? Sanction ke. Kasi tayo po ay signatory, ha? Kasali tayo sa pagbuo ng na nagmembro sa ICC. Ibig sabihin, pag nagmembro ka dyan, eh yun ang itataguyod mo na simulain nung samahang yun na nagtatag yan. Oh, tayo, membro ng United Nations. Di ba, minura, United Nations. Yung ICC, kumalas nung meron ng sinampang kaso sa kanya, laban sa kanya. Ano ibig sabihin na may pakialam? Ngayon, itong demokrasya natin na nanganganib na nga ang bansa natin laban sa pananakop ng Incheck, mga kaibigan, eh nakakabahala pa na lalo pang mapapadalian kung ang saligang batas natin eh hahayaan natin babuhin. Ha? Kasi meron tayong rule of succession. At tila, umpisa pa lang, talagang ang agenda, eh talagang kung anything na may mangyari, hindi nila papayagang masunod ang konstitusyon. May indikasyon eh. Ano yun? Yung pambababoy nila, paninira nilang ginawa kay Vice President Lenny Robredo na wala namang ginagawang masama laban sa kanila. Sinimula nila from day one ay wala nang ginawa na ginampan ng trabaho itong mga troll, itong mga hayop na yan, kasama na yung na-COVID. Mga kaibigan, dalawa pala na-COVID na dyan, na troll. Yung mga manipulator na akala nila magagaling sila. Ha? Mga kaibigan, akala sapat ang labis ang kanilang nalalaman. Eh kulang naman. Sa katotohanan ay walang alam, mga kaibigan. Ito mga nangyayari nito. Sa simula nung nakikita nating hindi maganda ang nagiging takbo ng administrasyon ni Presidente Duterte na ikinampanya natin. Ano sinabi natin? Tandaan ninyo, ito ang mga mangyayari kapag pinaliwanag na natin yan eh. Di ba? Unang-una, katulad yan, yung Puga Island. Hindi man specific na tinukoy natin noong araw pa yan, nung bago upo pa lang sila, kung gaano kahalaga ang sa seguridad ng Amerika ang Pilipinas. Gaano kahalaga? Napakahalaga. Kung tawagin nga ay strategic defense ng Amerika. O eh, sa Amerika lang pala eh. Nagkakamali ka. Ha? Kasi kapag ka ang seguridad ng Amerika ay nanganib
ay para mong inilalagay sa panganib ang buong mundo. Ha? Yung nagkakaisang bansa, malalaki at maliliit na bansa. Bakit? Sapagkat iyon ang role ng Amerika. Sila ang inaasahan ng mga kaalyado nilang bansa na siyang magtatanggol, mangunguna sa pakikipaglabang kung kinakailangan. Ha? Para walang magharing demonyo dito sa mundo. Kamukha ng gustong gawing papel ng China, mga kaibigan. Hindi pwede yun. Pigagawa, sino ka ba? Diba? Sinabi na natin yan. Mauwi kayo sa embargo. Inihalimbawa na natin yung mga nangyari sa ibang bansa. Pagkakaisahan kayo. Oh, lalo pa ito, confrontational. Pinagmumura mo, hindi mo naman kaaway. Canada, mga European, Amerika. Bakit? Ba't mo ginawa yun? Nagpapasiklab ka sa China, akala mo may pera yan? Ha? Yun ang akala nyo. Mga kaibigan, masyadong marami pa. Ngayon, ito nakababahala eh. Dapat kaya natin hinihingi o ina-assert ang karapatan ng publiko. At ito nga, meron dumudulog sa Korte Suprema. Sapagkat yan ay karapatan ng mga Pilipinong igiit. Kung ano, na malaman, ha? Para malaman, igiit para malaman ang estado ng kalusugan ni Presidente Duterte sapagkat napaka-mapanganib. Ha? Sa isang bansa na hindi mo alam kung may leader ka o wala. At yan naman ay alinsunod sa mandato nila sa saligang batas. Hindi pwedeng baliwalayin yan. Sabi ko nga sa inyo, kung napapakialaman, ha, ang ating bansa tung laban sa pag-abuso sa human rights, eh pwede rin tayong pakialaman. Ha? Kapag ka ang saligang batas natin ay natatarantado. Pag tinarantado ninyo yan, yung konstitusyon, eh huwag kayong magtaka kung pakikialaman na kayo. Ha? Eh kung sa human rights eh, pinakialaman kayo, bakit? Eh membro rin tayo ron eh. Ha? Hindi papayagan ng mga kaalyado nating demokratikong bansa na babuin, ha, dapurakin ang demokrasya dito sa Pilipinas, ha, sa pamamagitan ng ating konstitusyon. Pakikialaman kayo. Magagawa nyo kung ano gusto ninyong gawin. Pero hindi pwede yan. Ilalagay nyo sa panganib hindi lamang ang maraming Pilipino, kundi pati na kayo. Yung mga sarili ninyo, sarili ninyong pamilya. Oh, mga kaibigan, yan ang totoo. Hindi tayo dapat lumiko. Pwede ninyong ilihim pansamantala, pero dadating ang araw, pananagutan ninyo kapag hindi ninyo kinilala at iginalang ang saligang batas natin. Alam nyo, ang rule of succession, presidente, susunod sa kanya, kung wala na siya, hindi na niya kaya, vice president. Pero, kung hindi, wala rin ang vice president, hindi rin kaya. Senate president. Ha? House of Representatives, Supreme Court, yan yung unang lima sa rule of succession. So on and so forth yan. Mga kay, pero dito tayo, sa apat, ha? From President hanggang sa House of Representatives.
Alam nyo, ako nababahala sa kaligtasan. Hindi yun ni Presidente Duterte. Kasi natural yung kanya eh. May sakit siya eh. Kung sakasakali. Mas nababahala ako sa kaligtasan ni Vice President Lenny Robredo. Kasi siya yung next in line eh. At alam naman ninyo na yung dalawang papalit sa kanya kung sakaling wala siya, Senate President at House of Representatives, sino ba yung mga kulubo na yan? Mga kaibigan, kung wala si Lenny Robredo, edi pwede nilang i-perpetuate ang kanilang sarili sa pwesto. O kaya pag sa buhatan na nila, kahit walang kasalanan si Vice President Lenny Robredo, gagawa nila ng masama. Yan ang natatakot tayo. Lalong magkakagulo sa bansa natin. Bagay na hindi natin dapat payagan at hindi dapat mangyari. Mga kaibigan, eh kung tutuusin mo eh, pwede siyang pagtangkaan ng Senate. Magsasabuatan lang yan. Lalo na ngayon, rubber stamp yung Senate, rubber stamp din yung kung kamara. Mga kaibigan, pwede magsabuatan yan. Gagawa ng masama si Vice President Lenny Robredo para isa sa kanila ang pumalit. Yun ang iniisip kasi nila ngayon, isalba nila. Paano nila maisasalba? Siyempre, yun ang parang nakita mong usapan na yan eh. Meron silang kasunduan eh. Sige, kung sakaling may mangyari sa akin, ha? Huwag lang yung payagan si Lenny Robredo kasi sabit kayong lahat. Di ba? Baka habulin kayo. Lahat tayo. Sana kung wala na ako, di ba? Eh paano kayo? Nagkakaisip na sila ng masama ngayon. Pwede kasi yun eh. Pwedeng mangyari lahat yan. Kaya, wag naman sana makita nating lalo na mangyari yan. Mas ikinababahala natin ang seguridad ni Vice President Lenny Robredo. Natitiyakin nila lahat ng paraan, iisipin, pwede nilang isipin, pwede nilang gawin, ha? Para lamang huwag mangyari, ha? Na masunod sa pagkakataong ito ang saligang batas. Sabi ko nga sa inyo, hindi niyo problema yan. Wala kayong pakialam dyan. Kaysa sinasabi, mahina raw na leader si Robredo, eh wala kayong pakialam doon. Kasi hindi yun ang sabihin mo pa kahit na totoo, kahit na hindi, ha? Kahit na hindi, tanggapin mo sandali, totoo yan, wala kayong pakialam doon. Shallow yun. Power grab ang gusto nyo kung totoo yung nababalita na yan. Ha? Sapagkat, mga kaibigan, si Lenny Robredo ay ibinoto. Wala kang pakialam, ha? Wala kang karapatan o ang sino man para mo pangunahan ang saligang batas, lalo-lalo na. At pangunahan ang tao kung siya ay may kakayahan o wala. Ang importante, duly constituted authority si Robredo. Bakit po yung mga senador natin ay walang ginagawang aksyon sa mga maling pagpapatupad ng ating Pangulo? Hindi po ba nila nakikita at nararamdaman ang nangyayari sa sambayan ng Pilipino? Bakit hindi po nila pinupuna yung mga ginagawa dito sa bansa natin ng China? Eh paano? Dalawang bagay lang. Nagkakaroon sila o natatakot sila. Yun eh. Meron pa bang iba? Kayong alam.
Siyempre, lahat siya may tinatago. Di ba? O, pagka pumutak sila, eh siyempre, lalabas ang baho. Di ba? O kaya, hindi sila magkakaroon. Yan. Yan o yung mga kwan eh. Kaya huwag tayong magpapaniwala. Basta-basta sa mga yan, ako. Yan lang pilit-pilit investigation na yan. Diversionary tactic yan. Para mailihis tayo sa mga importanteng issue. Una, nasan ang presidente? Una, yung China, di ba? Pangalawa, nasan ang presidente? Sa problema ng bansa ngayon. Di ba? Ang dami natin problema eh. Oh, yung mga nag-iisip naman, eh, kwan, yung iba, eh, tandaan nyo, ah, yung mga politiko na yan, na ngayon, kala mo kung sino, pagka nasunod ang saligang batas at hari na nawa naman sana, walang mangyari sa presidente, no? Ito'y kwan lang natin, ina-anticipate lang natin dahil sila rin ang pinagmulan yan eh. Di ba? Para ang tao magkaroon ng hinala eh. Oh. Eh, ngayon, titandaan ninyo, yun at yun ang mangyayari. Doon naman sila magsisip-sip sa susunod na administrasyon kung sakasakali, mga kaibigan. Nandun yan. Ngayon, pero ngayon, kung magsalita, di ba? Oh, akala mo kung mga sino. Nga pala, di ba may nasa ospital ngayon? Nakakuan? Naka-quarantine yung si ano, sino yun, yung muchacho ni ano, ni Mocha, ha? Ano, hindi, yung pangalan niyan totoo, hindi yung alias, sino ba yun, ha? Ano pangalan niyan, Byron, Juan, sandali ha, Byron Cristobal, yun. Oh, nananawagan ulit tayo sa mga medical health workers, doktor, mga nurse. Yung mga pagkatapos takutin, pagbantaan ni Presidente Duterte ay binaboy naman ito. Ha? Sa kanilang mga kalukuhan sa social media, yan. Byron Cristobal. Oh, pinag baka hindi niyo nalalaman, ito yung bumaboy sa inyo. Ha? Nakakumpay niya ata ngayon ito. Oh, alam niyo na gagawin niyo, ha? Mga kaibigan, eh, huwag niyo masyadong galingan ng paggamot sa kanya. Mga kaibigan, baka masyado niyong galingan. Naalala ko tuloy yung nagpagamot sa doktor eh. Eh sabi niya eh, sabi ng doktor, oh, ano problema mo? Sabi ng nagpagamot eh. Eh, kasi yun, ano eh, tuwing alas 8 ng umaga, ano ho, dumudumi ako. Sabi ng ganun. Sabi ng doktor, eh, no problema mo doon. Sabi nga nun eh. Eh, ang problema ho, Dok, ano eh, nagigising ako alas 9 ng umaga. Tuwing gumigising daw siya ng alas 8 ng umaga, abay, ting alas 8 daw ng umaga, dumudumi siya. Eh, no problema mo, Anya, sabi nung doktor. Ano problema doon? Ang problema, Dok, nagigising ako alas 9 ng umaga. May mag-shoot ka ng diaper, damuho ka. Eh nga, sabi nga ni Bobet Bernada, si titigil na yung hearing sa PhilHealth ng Senado, no? Titigil na raw. Ano sabi ni Bobet?
Ibig sabihin, lusot sa nasinado kay alayan, diversionary yan eh. Si Morales, alayan, man ka maniwala dyan. Kwan eh, mga kaibigan eh, moro-moro lang mga yan. Ha? Wala naman mangyayari dyan sa daldalan. Masusugpo ba korupsyon kung daldalan? Kaya nung kanina, merong ano eh, nag-share nung live. Nasa streaming, di ba? Yung investigasyon sa PhilHealth kanina. Alam niya, views, mas marami pa tayo eh. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi-hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na